Hello everyone, it's a beautiful day. So for today's episode guys is, as you can see, is 100 vlog na yung video ko ngayon. So ang gagawin ko ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung aking video for 100 vlog. Meron kasi ako guys na mga travel noon na hindi pa ako nagba-vlog totally. So it's way back 2019. So ito ay isang makasaysayang lugar na pinuntahan namin. So, isa-share ko ito sa inyo, guys. Wow, it's been a while. Hello, everyone. Kumusta kayo? So, for today's vlog, ay ipapakita ko sa inyo yung travel vlog ko noong way back 2019. So, pupunta tayo sa isang makasasayang lugar at samahan nyo ko, guys. At sana mag-enjoy kayo at marami kayong makita at matutunan sa aking video for today. Travel from Bataan, coming from here in Quezon province, it takes a long drive, guys. So you need to save energy and be prepared for a long travel. The good thing that you have your own car, makikita mo na kaagad sa peak ng bundok yung cross ng Mount Samat. Kaya ang gandang maglakbay dito, guys. From Subic to Bataan, guys, more than 2 hours ang travel para makarating kayo sa Mount Samat. By the wall. Ito yung moment na masarap kuhanan ng mga friend mo. Wala silang kaalam-alam, di ba? For so long, I was living my life. Was so wrong, always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone. Much later. So, ito na nga guys, after 2 hours of traveling, ayan, nakarating na rin kami dito sa main road ng Mount Samat. Ito yung makikita nyong lugar na madadaanan nyo na paikot-ikot na sigsag bago kayo makarating dun sa tuktok ng Mount Samat. Along the main road at pag nagbabiyahe kayo guys, matatanaw nyo na kaagad yung mataas na cross dito sa Bataan. Also, pag nakarating na kayo dito sa Mount Samat Shrine at pumunta kayo dun sa tuktok ng cross, makikita nyo naman dito ang buong bayan ng Bataan at ang Manila. And also, according to the observant people, itong giant cross ay matatanaw at makikita rin sa Manila Bay, Mall of Asia at GMA 7, diba? Sobrang ganda at nakikita yung cross ng Mount Samat. So more on photos lang ang mga shot ko guys kasi hindi pa ako vlogger noong 2019. But still, I like to share my experience na nakarating ako dito sa Mount Samat Shrine at sobrang ganda talaga dito guys at napaka makasaysayang lugar kasi dito pinagtanggol ng ating Pilipino at Amerikano ang ating kalayaan at marami nagbuwis ng buhay dito para ipagtanggol ang ating bansa. From that wall of that building, nakasulat at naka-engrave dito yung makasaysayang pangyayari na ganap sa Mount Samat noong nakipaglaban ang mga Pilipino. As you can see guys, dito sa makasaysayang higanting cross na ito, nakalagay at nakaukit ang mga ribulto ng mga bayani natin na nakipaglaban sa Mount Samat noong panahon ng 1942. So ito guys, yung giant cross na may elevator na may taas na 99 meters and 302 feet above from the ground. So kung gusto nyo makita yung buong view ng Bataan, sasakay kayo dito guys.
Naman guys, yung hagdan pababa kung gusto nyong makita yung building at doon magpa-picture, dito kayo dadaan. Makikita nyo yung magagandang tanawin at view dito from the top. Medyo may awkward moments ako dito guys. Hindi ako makaura ng maganda kasi may fear of heights yata ako. So ito guys yung ilang mga photos na souvenir ko dito sa taas ng Giant Cross. So hindi talaga, sulit na sulit talaga ang pagpunta nyo dito guys. Kung mamamasyal kayo at gaiha, ilalagay nyo ito sa itinerary nyo. For so long I was living my life. So that's it guys for my Isin travel vlog for 2019. If you like this video, kindly subscribe, like and share, and hit the notification bell so that you can be all updated on my next video. As what I've always said, be you, be natural, and learn how to grow.